Guys and welcome back to my channel. In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng bid invitation notice on AppLGIP's website. In this video, ito muna ang gagamitin natin na website, yung training website ng PhilGIPS, itong www.training.philgips.gov.ph. Pero pag actual na talaga guys, yung gagamitin natin ay www.notices.philgips.gov.ph. So itong gagamitin natin. Since video tutorial ito or practice, so ito muna yung training website na gagamitin natin. Una guys, click na natin tong login as buyer. Since buyer nung ipapakita ko sa inyo guys kung paano mag-create ng notice, so dito tayo sa login as buyer or other users. So click na natin to guys. Yan yung account ko. So, pagkatapos, login natin yung ating user ID, then password. Then, click natin yung login. Pero sa actual posting talaga ng PhilGIP guys. So, dito talaga tayo sa notices, philgips.gov.ph. So, click natin itong login, then login as buyer tayo. Then, same din dun sa training website. Type natin yung ating user ID, password, then click natin yung login. So, magkapareho din sila guys. Pero itong website na ginamit natin ngayon guys is for training only. So, mag-upload tayo ng mga temporary natin na files para makita niyo kung paano mag-upload ng mga documents. So, meron tayong mga inihanda na mga temporary files na. So dito sa ating my PhilGIP page. So, click na natin tong notices. Wait lang natin guys kasi nag-loading pa siya. So dito sa ating notices page, click na natin tong create notice ito. So, click. First step sa ating pag-create ng notice is fill up muna natin tong step 1, basic information. So since goods yung sample na gagawin natin, so click natin yung goods. Then create tayo ng ating solicitation number. So depende lang yan sa inyo guys kung anong solicitation number combination na gagamitin na guys. So pero sa amin guys, sa experience ko guys, ito yung number combination na ginagamit namin. So ganyan guys. So yan lang. Then dito sa notice type, click natin yung drop down list icon. Notice, so since invitation to bid, yung notice na gawin natin is select natin yung invitation to bid. Notice type is invitation to bid. Then click natin yung select natin yung category. So ano yung category? Anyway guys, before tayo mag-post ng notices natin dito sa PhilGIP, so kailangan pag nag-post tayo, ready na yung ating bid documents. So, meron akong example ng bid documents dito guys. Open natin. So, ito guys. So, ito yung ating bidding documents na ginawa. So, supply and delivery of laptop and desktop computer. Sample lang to guys ha. Supply and delivery of laptop and desktop computers. Category. So, since supply and delivery of desktop and laptop computers, so hanapin natin yung category natin dito. So, since laptop, siguro sa mga IT yun guys, IT.
information and technology or something computer na mga computer yung mga title guys, hanapin natin. So pag sa tingin mo guys na wala talaga yung specific na category yung makikita mo dito, so piliin nyo lang yung pinakamalapit na pinakapalapit na category. So since computer yun, desktop and laptop, so ito na lang guys, information technology parts and accessories, ito na lang pipiliin ko. So select, then procurement mode, so public bidding. So category mode, since public bidding, so public bidding. Then approve budget, so type natin ito guys, 2 million. To tagyan natin ng kama para hindi tayo maduling guys. Kama 1, 2, 3, kama 1, 2, 3, so 2 million. Then sa publish date, example date ngayon is March 2, so yung publish date natin is March 3. So, March 3. Closing date. Closing date is third days before submission of bid documents. So, 12 days or 12 days before closing and submission of bid documents. So, yun guys. So 12 days, so since, so dito guys ating closing date, since March 3 yung published date natin, so March 3, count tayo ng 7 days, March 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so pizza, March 10, so March 10 yung ating pre-bid. So, March 10 yung pre-bid natin. So, after pre-bid, count tayo ng 12 days para sa ating closing date. March 23. Yun. 2 PM. Then, area of delivery. Since, dito, sample kami gin. So, delivery period. Then guys, yung delivery period. So, 30 days. According dito sa ating bid documents, guys, is 30 days. 30 days. Trade agreement. So, implementing rules and regulations, select natin. Funding source is Government of the Philippines. So, din dito sa ating funding instrument, depende din yan sa inyo guys kung anong saan galing yung funding ninyo. So sa akin guys, pipiliin ko tong budget for the contract approved to the, by the Sangguniang. So pre-bid natin is 3, so 7 days. So published natin is March 3, so count tayo ng 7 days. So 10, March 10. March 10, it's a loose to pin. Okay. Then venue, tingnan natin dito guys. Venue. So ito guys, since new normal na tayo ngayon, meron na tayong online bidding. So attach mo dito yung Zoom ID or meeting ID. Like Zoom, Google Meet, oh yan guys. Ctrl C, copy, then paste natin dito sa ating menu. So dito guys, nag-attach yung meeting ID. Depende lang gamitin nyo Google Meet or Zoom. Then pagkatapos yan guys, click natin yung continue. Yung dito, tingnan natin yung title ng ating step 2 na tayo guys. So kanina, step 1, basic information.
So nandito na tayo sa step 2, notice description. So title ng bidding natin. So supply and delivery of laptop and desktop computer. So select natin 'to, supply and delivery. Copy paste para mas madali. Control J and no. Control C. Copy paste para mas madali tayo. Then control V. So supply and delivery of laptop and desktop computer. So sa description guys, select lang natin tong dito. Sa bid sa bid doc sayo guys ha. So select lang natin guys, simula dito sa select lang natin to guys, simula dito hanggat doon sa signatory guys ng back chairman. Copy. Then or right click copy. Then dito guys, description paste. So yun guys. Pagkatapos guys, dito tayo sa so pagkatapos click natin tong line item. Then click natin yung add item. So anong line item dito? Line item. So ito yung ano natin? Laptop computers. So copy natin yan. Copy natin yan. Copy natin yan. Dito product service name, paste natin. Paste natin yung sa laptop. Ilang quantity yun? 20 units. 20 unit. Unit 20 unit. And budget dito, paano yung budget dun? 1,800,000. Hindi natin ulit. 1,200,000 pala. 1,200,000. Yan. Then add items ulit para sa ating desktop computers. Let's see. Control V 20 sets kasi desktop yun guys. Sets gamitin natin. Set. Okay. How much yun? 800,000? 800. 1,2,3,000. Pagkatapos, click natin yung save changes. Then, pagkatapos natin masave, click natin yung close. Importante yan guys ha, kailangan masave natin muna. Masave natin muna bago tayo natin siya i-close. Close. Balik tayo dun sa so, meron na siyang line item. Then, click natin tong continue. Then, attach natin guys yung ating bidding document. So document name, bidding document. So next steps is step number 3, add associated component. So dito guys, document type is electronic, then document name, bidding document, then content, select natin dito main document, ano
Oh, tama. Main document. Then, A4. In-choose natin yung file kung saan natin na-save yun. Browse natin. For practice. Go. So, dapat guys, once na mag-upload na tayo ng document, dapat naka-PDF format siya. So, PDF format din. Click natin yung open. So, since naka-attach na siya dito guys, kailangan pa natin i-click yung attach button. Click attach din. Training principles that could be this document attached successfully. Then, click natin yung select, then click natin yung accept. Then pagkatapos guys, then pagkatapos natin mag-accept, click natin yung done. So dito guys, makikita natin na in preparation yung status ng ating ipinost na notice. So sa tingin mo guys, kung okay na at wala ng problema yung pag-create mo ng notice, so select na natin tong i-check natin tong box na to guys. Check natin. Click then post. Click natin yung post. So, tandaan natin guys yung ating reference number para hindi tayo mahirapan mag-search kasi since marami na tong ano guys, training site kasi to, marami na mga samples dito. So, tandaan natin yung reference number natin. 5 3 3 5 3 3 5 7 6 6 5 3 3 5 7 6 6 5 3 3 5 7 6 6 5 3 3 5 7 6 6 5 3 3 5 7 6 6 Ayan guys, ato reference. So yun yung reference number. Then click natin yung post. Notice can no longer be edited once posted. So ito yung ano guys, dapat na mag-ingat tayo dito guys kasi once posted na tong notice natin, hindi na tayo pwede mag-edit. Dapat sigurado tayo sa figure ng ating EBC. Yun guys, yung pinaka-importante dun, yung amount ng EBC. Dapat sigurado tayo sa figure or amount ng ating EBC. So click natin yung yes. So, click na natin tong yes. Click yes. Then, notice successfully post. Click OK. So, ito na siya guys. Naka-pending na siya. So, by tomorrow, maging active na to guys. March 3, active na to tomorrow guys. And tomorrow guys, maging active na to siya. Kasi yung status niya dito ngayon ay naka-pending. Then, tomorrow, i-continue natin yung ating mag-create ng bid bulletin, awarding, and notice to proceed. So hanggang dito na lang tayo guys. So don't forget to like and subscribe and hit the tidy notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Thank you for watching and God bless. Bye bye.